Eh ngayong dumating kayo, nagpasalamat din ako nga nakapagsalita na siya. Problema ko lang yan eh, yung alaga ko, pagkain niya. Oo, isa po yun, no? Tsaka yun nga. Isa din talaga yun sa kanya. Tsaka ano tay, nakita ko rin yung saya po ninyo na makita nyo rin yung pong anak ninyo na talagang malaki na ang pinagbago po, no? Yan na nga. Maraming maraming salamat tay. At andito lang kami. We're now watching. Oldest tip. Ngayon nang maksupan sa video na ito. Magpapasalamat po. Hello, magandang araw po sa ating lahat. At andito nga po ako. Kasama natin. So malapit na rin po tayo sa bahay ni Tatay Max. Hindi po yung mga kasama po natin. Yan po yung mga senior citizen. Mga senior citizen din po yan. Yung mga kasama po natin. Kayo po yung nakakatuwa, no? Kahit na ganito ka bundok. Pero yung mga kasama ko po ay mga senior citizen din po. Yung isa po dyan ay 71 at yung isa naman po ay 69 years old. So ayan, punta muna kami sa bahay. Si Tatay Maximo, Tatay Maximo, tsaka si Nanay. Ano po nangyari sa kamay nyo? Sugatan. Ay, sugat to. Ano? Sugatan ang itak. Ah, nag-itak kayo? Anong initak niya? Nagsibak pa mo. Yung kamay ko naibit sa itak. Tapos yung mata niya po? Ha? Mata niya po. Wala na. Na ano daw pati siya? Saka ayan si Catherine. Tapos po ng ano, CR po. Pasa ka na yung gano. Yung anak ko po ya? Po. Kami na po bahala. Dito, mayroon ba dito? Papagawa tayo dito sa inyo? Diyan o, sabi nila daw, diyan nagkagawa CR daw. Saan po? Pag-us may bisita daw, wala silang ano. Okay, kasi dapat alam natin kung saan bubutas, no? Bubutasan. Tapos kami na po bahala sa mga toilet bowl. Kami na bahala. Problema na sa mga semento ba? Bibili daw siya ng semento. Yung taas, yung dingding po niya, kahit na yero o kawayan, paano ba? Buho, no? Kasi matibay naman yan yung buho. Tapos ang, maingay, no? Tapos, ay importante po yung kahit loring niya, may sarap sa paa, iapak. Mayroon po siya yung semento. Ano yung sahig? Nahulog ako sa ilalim. Oo. Dati tayo may siya kami dyan. Nahulog ako. Sige po, gawa natin ng ano. Gagawa po tayo ng CR. Para kahit papano po si Catherine po di mahirapan sa pagsi-CR. Tapos yung tubig po ay hindi naman mahirap magbuhos dito. Ipigil lang dito tayo, sir. Oo. Sige, dito siguro. Saan tayo pwede? Magbuo kayo tayo. Dito ano? Dito daw. Dito maghukay. Regular na pagbabahagi ng salita ng Diyos at pagpapalakas ng kanilang loob sa mga panahon na may pinagdadaan ng pagsubok sa buhay katulad po ni Tatay Maximo at ni Catherine. Gagawin din namin yung regular na pagbibisita. Nakapagsalita ito ngayon. May narinig na tayo na boses sa kanya. Totoo naman po eh. Oo, totoo. Oh. Salikat. Tuwing kasabing kata. Alak ka na. Oh, okay lang daw siya. May boses niya, may boses po. Sige, yung iba pa. Mula nung nakapag-asin ka ng church, kumusta ang naramdaman mo? Oh, okay lang daw po siya. Masaya ka na? May boses po siya, naririnig ko po. Ako, sabi mo ka, masaya na po ako. Sabihin mo ka, thank you Jesus. Sabihin mo ka, thank you Jesus. Pero kung inyo naman po narinig ang mga kataga na kanyang nabanggit sa kanyang salita, ay sobra-sobra ang pasasalamat ni Tatay Maximo. 4 na taon na may sakit, gumaling, bumalik, at nakarecover na ngayon. Pasalamat din ako sa kakarating kayo sa lalong-lalo na sa inyong lahat at saka sa mga taong kami tumutulong din sa inyo. Tay, sa yun nga, ang
na ituro na nga rin ninyo kanina, no, na gusto namin talaga kayo paggawa ng CR. Yung CR niyo po mismo para kay Catherine nga makapagpagawa na po tayo ng CR. At unang ano natin, unang project po namin is yung inyong CR mapapagawa po namin. At wala na po kayong alalahanin pa. Basta kami na lang po ang magpapagawa. At nagpapasalamat din kami nga nakakatulong kayo sa kay Catherine. Maraming salamat sa inyo. Kami na po bahala. Ang akin lang, ano po ang pakiramdam po na ang inyong anak ay matagal na pong hindi nagsasalita, nakatulala, tapos nakita na natin ngayon, parang kumbaga, sasabihin na nating nagbago na talaga at nakapagsalita nga, di ba? Na-witness nyo na po na nagsasalita. Nagpasalamat din ako nga. Nakapagsalita na siya, nakapag-anay na siya. Nadinig nyo po ba yung boses niya? Nadinig nyo po? Narinig nyo po? Oo, narinig ko. Narinig ko yung boses. Halos marami po siyang sinabi ngayon na nakausap nga natin, di ba? Oo. At saka hindi ko na rin siya gaano nakikita na yung talagang yung tulalang tulala, di ba po? Hindi na, hindi na sinagaano. Tsaka masaya na siya nandito. Salamat sa Diyos. Tayo, no? Salamat sa Diyos talaga. Aming ilalaan yung panahon namin. Nang kahit isang beses lang sa isang linggo, makakapunta po kami. Awa din ako. Hirap na hirap na kayo lumakad. Doon sa bundok, no? Basta tayo, wag na po kayo mag-alala. Basta yung amin po ay na gusto namin makatulong, gusto namin pong mapasyalan kayo. At si Catherine po, at least sabi nga ng kasama ko po, kahit mga senior po yan. Yung bakit nakakarating dito sa bundok po, no? Kasi nga po, ano po, talagang ang gusto po ng mga kasama ko po ay mapasyalan po lagi si Catherine. Yun lang naman po. Tatay, Maximo, maraming salamat po sa'yo. Maraming salamat po. At hindi po kayo bumitaw na magdasal sa Panginoon at yun nga, hindi kayo nawalan ng pag-asa. Tama po. Bahala na po. At saka Panginoon na rin po ang magpapala po sa atin para marami pa po tayong matutulungan. Tama po, tatay, no? Maraming salamat po. Si Tatay Maximo. Mistisong mistiso, poging pogi. Ayan, lalo na yung boss ko. Poging pogi talaga yan. Talagang tumaba na lang talaga ako. Tumaba sa kakaakyat sa bundok dito. Ayan si tatay po. Papa po siya ni Catherine. Saka yun, maraming salamat.